hindi man nakasama si Kai Soto sa Basketball Without Borders Global All-Stars, nandiyan naman ang ibang scouts na magsasabi kung sino nga ba ang nag-standout at nagbigay ng malaking impact sa naturang event. Pero bago tayo magpatuloy mga bro, ay marami pong salamat sa pag-like at pag-subscribe sa ating channel. Sa dami nga ng mga matang nakatingin sa Basketball Without Borders, ay hindi talaga maiiwasan na may mga players na gumawa ng eksena para ma-showcase ang kanilang talento. Napansin nga natin na hindi nagbago ang laro ni Kai dahil ipinakita niya na hindi lamang scoring ang labanan, kundi ang pagiging team player. Pero again, ang tournament na yon ay panahon para magpasiklab. Ang sabi nga nila ay it's time to shine. Isa nga po ang ESPN, sasamusbaybay at unang nagbigay ng rankings kay Kai Soto. Dalawang ESPN NBA draft analyst ang nagbigay ng kanilang listahan sa mga standouts noong nakaraang Basketball Without Borders. At hindi tulad sa All-Star ng Basketball Without Borders, kasama rito si Kai Soto. Halos walang pinagkaiba ang listahan maliban kay Kai Soto at isang Senegalese. Ayon kay Jonathan Givony, ay nagpakita si Kai ng magandang timing sa kanyang mga blocks. Ito nga ay dahil daw sa kanyang mataas na standing reach, at ngayon lang natin ito malalaman na ang standing reach ni Kai ay 9 foot 3 inches. Kaya ilang inches na lang ay abot niya na ang basketball ring. Dagdag pa ni Givony ay matagal lang nasa radar si Kai simula pa ng FIBA Under 17 at FIBA Under 19. At lalo pa rin pinag-usapan sa US si Kai nang magpunta ito sa Atlanta noong isang taon. Na-impress si Givony sa versatility ni Kai sa kabila ng katangkaran. Nakakascore sa post move, gamit man ng kaliwa o kanang kamay. Impressive na ball handling at court vision, at may outside shooting hanggang sa 3-point line. Pero may payo si Givony kay Kai Soto. Ayon sa kanya ay kailangan pa ni Kai na magpalakas para makasabay sa physicality na mas malalakas na players. Mayroong punto dito si Givony mga bro. Hindi talaga maiwasang makatapat na mas malalakas na players. Pero posibleng lumakas pa si Kai at makikita natin yon sa kanyang sipag at work ethic. Pero makikita naman natin ngayon kung gaano ang nilakas ni Kai kumpara noong isang taon. At dahil nga ito sa kanyang magagaling na trainers. At kung papatuloy pa ang kanyang training sa US, for sure Kai will be in better shape.